Mayor, yung tungkol sa artificial intelligence, do you believe that we should invest more on AI? Well, it's the future. But first things first, we must build communication backbone from Tawi-Tawi to Batanes. This is what we call the fiber optics, about 80 billion pesos. No? With this backbone, as a form of future development in terms of communication and availability of such access to internet. Kasi may pinuntaan niya ako isang lugar sa northern region . Bakit dito ang internet nyo hinihingal? So if we have that already in place and we have redundancy via wireless communication through this low orbiter access of our country, no? Then now let's go now to developing our people. Cambio tayo sa foreign policy. Ano po ang inyong magiging foreign policy pag kayo po yung naging pangulo? Actually, simplified. What is it for us? Sa akin, ang priority ko, national interest. What is it for you as Filipino? For us to, what? Engage with other countries. Meron pong contradiction, Mayor, dyan sa West Philippine Sea. Halimbawa na lamang, President Duterte has an independent foreign policy at merong gulo dyan sa West Philippine Sea, America at ang China. But at the same time, we also have a mutual defense treaty. How will you confront this never-ending issue? Well, basta ako, first things first, huwag na kayo lumaki. Diyan na muna kayo. We will continue to insist on the Hague ruling in the right forum, no? In the right audience. But at the same time, no growth. Diyan muna tayo. Pag-usapan na natin. Ayoko ng gera. Ayoko ng away. I think we should watch more news nowadays in what's happening in Ukraine. Kids are dying, civilians are dying, or what you call collateral damage. Huwag na tayo magtapang-tapangan. Bakit na tayo matapang? Kaya gusto ko yung style na yun ni Pangulo. Sige, dyan na kayo. Pero teka muna, huwag na kayong lumaki pa. Status ko tayo in terms of ano yung nandiyan dyan. But at the same time, we'll continue to insist in the winning. I mean, yung napanalunan natin sa EG. And we'll try to demand from our allies to help us. Kasi ayan yung konsepto ko, ayan yung sinasabi ko sa iyo kanina, foreign policy. What is it for us? Di ba? Nasaan kayo nung kailangan namin kayo? Nag-aaway kayo pare-pareho, kami dadamay. Pero nangangailangan kami ng tulong, sabi namin, ipatupad nyo itong big ruling. Where were you when we needed you most? So I think it's high time also na, teka muna, next time na sasali ako ng alliances, sasali ako sa mga kung ano-anong asosasyon, I'll make sure beneficial sa amin. So that's one. Second, reinforcing our Coast Guard and Navy, I'll invest more. Instead of buying more missiles and bullet or kanyon, no? I'll buy more boats, more ships for Coast Guard to protect our fishers folks. Makakapangisda tayo doon. Third, at the same time, no, by reinforcing our Navy, naturally, this war on drugs, those who are, smuggling this prohibited drugs will die its natural course. No? Kasi matagumpay yung war on drugs wherein wala ng production ng droga dito. Pero tataka tayo, ba't may pumapasok? At ang mas masakit, Secretary, Toneto Nilada na pasok. So there must be something wrong with our port of entry, whether it is air or by sea. So sa akin, so itong reinforcing the western board, kasi wala naman tayong problema sa eastern board, yung western board, by reinvesting in our Navy. So yun ang aking magiging konsepto dyan. So kung meron pang bagong sasalinan, yung katulad yung
oh, are we going to support war on Ukraine and Russia? Teka, marami akong problema sa bansa ko. Marami problema yung mga kababayan kong Pilipino. Todits muna ako. Ayusin ko muna itong problema ng aking bayan. While we recognize our and we will honor our agreement, but for the meantime, I think they will come into their senses that walang nananalo sa gera. Talo lagi ang tao sa gera. And I'm happy nowadays that I think there is an ongoing panel in Belarus. And I hope it will succeed. Okay. Hi, Makmak Pablo. Oy, marami salamat sa iyo sa lahat ng suporta mo sa amin. Mag-iingat ka. I wish you all the best and good health. And may God continue to guide and bless you. And I hope someday, mamit ko kayo. Ha? Ingat ka. Maraming salamat.